Pinapayuhan ang mga residente ng Sarangani na linising mabuti ang kanilang lugar para hindi kumalat ang dengue. Umakyat na sa 7 ang bilang ng mga namatay doon dahil sa sakit. Makibalita tayo kay Jennifer Solis ng GMA Gensan. Nasa stage 4 na ng dengue ang 15 taong gulang na si Rambi sa palalisan nang madala ito sa Gensan Hospital nitong Martes. Hindi na naagapan pa ang paglala ng kanyang kondisyon. Binawian siya ng buhay kahapon ng hapon. Ayon sa ama ng biktima, 5 araw na nilagnat ang kanyang anak bago nila dinala sa ospital. Hindi raw kasi kaagad sinabi ng binata na may sakit siya. Duda ng ama ng biktima, nakagat ng lamok na may dengue virus ang kanyang anak sa pinapasukang eskwelahan. Pud ko ka kuan kay di mo istorya ng akong anak, di man siya mutugan sa kuang mauni akong gibati. Ay mga na ito mangyang tiyan o ay mga pula-pula pud sa yang kamot. Init usahay dili na pud mo init, murag init ugnaw. Ya kumpiyansa kayo ko kay abinaw kong kay hilig man tug kuan basketball, abinaw ko kong piang. Sa kabuuan, umabot na sa 700 at 7 ang bilang ng nagkakadengge sa buong Sarangani mula Enero hanggang nitong July 7. 6 na ang namatay. Pinayuhan na ang mga residente na maglinis mabuti para makaiwas sa dengue. Sakit na galing din sa lamok ang problema sa Tampakan South Cotabato. Ito naman ang chikungunya na patuloy na kumakalat. Sama-sama ngayon ang mga komunidad sa paglilinis, kasunod ng pagdeklara ng State of Calamity dahil mahigit 300 na ang chikungunya cases doon. Salamat kami kay Ginimpihan, tapos nakita ang kanan. Di kagawas ang tubig. Jennifer Solis, Nagbabalita, Pilipinas.